araw guys, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito naman po ang inyong lingkod, si Official Vlog, para magturo po ng kunting idea about ang topic po natin ngayon ay about po sa single line diagram sa load schedule, kung paano po basahin pag binigyan po tayo ng ating engineer ng kagaya ng ganito, ang gulo diba, kagaya ng ganito, para po sa mga binibigay po sa mga foreman o sa mga electrician na marunong na. Ngayon bibigyan ko po ng ganito sa ganito sa drawing ay ganito sa actual niya po. I-explain ko po sa inyo kung ano ibig sabihin ito. Kaya yan po yung single line diagram. Okay ba? Ngayon po pag nasa site na po, binibigay po ng mga engineer niyan single line diagram po ang binibigay instead na floor plan. Tsaka po ang binibigay nila ay load schedule sa mga marurunong na po, sa mga alam na po nito. Ngayon sa mga bagong ituturo ko sa inyo kung ano po yung pagkakaiba natin sa load schedule sa single line diagram, at i-elaborate ko po sa inyo. Okay po, let's see po. Ngayon po may makikita po kayo sa drawing na ganito. Ayan, pag may nakita po sa drawing na ganito, ayan o, 4 core by 50 mm squared. Sa actual po, ito po yung sa actual, meron po tayo dito na ng isang 4 core, nakasulat na 4 core. Ibig sabihin, isang sheet po ay apat na kable alaman. Pero pag may nakita po sa drawing na 4 by kagaya nito, 4 core by 50 mm XLP, so ibig sabihin crosslink, ano po yan, ibig sabihin XLP po yan, ha? Pero pag may nakita po, nakasulat po na ko yan na 4 by 70 mm, ibig sabihin yung single core po, single core. Kasi ibig sabihin niya single core. Yan yung nakasulat, no? Ayan. Hindi ko hawakan kasi. 4 core, ayan po. 4 core po yan. Ayan na nag-get niya. Ayan. 4 core po yan. Ibig sabihin, sa isang kable po, pag tinignan nyo, apat na kable nasa loob nun. Yan tinag na 4 core. Pag single core po yan, isang kable, single po, nag-iisang kable lang, wala pong ganito. Nakita po yung kable. Iba po yung sa drawing. Okay po. Tingnan nyo po mabuti. Excuse me. Tingnan nyo po mabuti pag mag-layout kayo. Very conscious po po sana kayo sa drawing. Kasi mahirap na po magkamali. Ayan po, ayan. Pag may nakita ko na 4 core 50 mm, ibig sabihin sa isang ano, 4. Pag may nakita ko na 4 minus or 4 by 50 mm, ibig sabihin single core ko ang gagamitin wire. Okay po? Okay, let's go. Ituturo ko po rin sa inyo. Pag yan, pag may nakasulat na ganyan, ituturo ko sa inyo. 4 ampere daw SK. Ibig sabihin yan, single pole, single phase po yung gagamitin niya na MCCB. Yan po yung MCCB, yung molded case circuit breaker. Iba po yung MCB sa MCCB. Okay po? Pag MCB naman, miniature circuit breaker. At pag MCCB is molded case circuit breaker. Okay? Yan ko, tandaan niyo pong mabuti. Nakasulat eh, no? SP. Ibig sabihin, single phase. Ayan. Tapos sa baba, no, may nakalagay na 1R, 1Y. Ibig sabihin, R1, Y1. Single phase po yan. Pag may nabasa po kayo naman RYB, ibig sabihin, 3 phase po. Okay po. Gulo po yan. Ayan po, sa drawing, may nakita akong parang mali sila. Nakasulat niya na yung 125. 3-phase isolator. Ang symbol po ng isolator, hindi po ganyan. Ayan. Ang single po ng isolator is, ayan, ganito. May kita ko single. Ayan, ito po yung single ng isolator. Ayan. Mali sila dyan, ya. Ayan. Ayan po ang single ng isolator sa symbol. Ito naman po yung breaker, ayan. Ay, nilagay nila rito, tinan mo. 125 ampere 3-phase isolator. Eh, ba't ang drawing nila breaker, eh, no? Mali po yung gumawa ng drawing na yan. Okay ba? Pero, saka na lang po natin sa mga sasabihin sa mga designer pag na-layout na namin. Pero, yung dito lang siguro nagkamali sila. Pero, pag alam mo, susundin yan mga baguhan, mali dito. Pag sinabi kasi po yun, inuulit ko nga, di ba?
Ganito po ang symbol ng isolator o switch. Yan. Ito ang breaker. Ganyan. Okay? Ayan, nakakitang-kita naman sa load schedule. Oh. 125 isolator. Ay, dapat isolator din pagdating dito kasi isa naman ito yung single na dahil saka yung ano, isa naman yung load schedule saka yung single and diagram yun, no? Kita ko pa sa inyo. Okay, ayan, ito pa ituturo po ako sa inyo, hindi makapagsalita na. Ayan, no? May nakita po kayo na ano, labo eh. Ayan, may nakita ko paano po nakuha yung 14.50 na yan. Ayan, tawag po dyan eh maximum demand load. Paano po yan nakuha? Yun pong 12.32 divide nyo po sa 14.50, yan po yung power factor. Yan 0.85 power. Ganyan, nakita yung 0.85 po yan. Yan, hirap pag wala naghahawak sa mic. Saan ba yan? Yan, kaya po nakuha yan. Ayan, yan power factor. Ayan, ang ginawa ko po ay itong 12.32 over 14, yan pong power factor. Okay, ayan, ang gano'n ko lang na ako pagsalita. Isa pa pang ibibigay ko sa inyo, nakita ang drawing. Ayan, ayan, yung nakita po ganito. Ito po sa makikita po sa panel board, ito po yung symbol ng ampere. Dyan po mababasa kung ilang ampere sa isang panel. Voltmeter, ito yung voltmeter. Ito yung tatlong ano, yung ROV pilot lamp. Ayan, kung paano natin kukunin ang power factor niyan, 51.94 over 7.62. Ayan po, 66.92 yung power factor nito. Ayan, ayan mga po. Ito sa kabila, titignan natin yung power factor nitong kabila. Ayan, ayan, tumigil ako sa inyo. Ayan, kaya natin nakuha na ang power factor ay 70. Ayan, 4.829 over 6.980 ang nalabas po eh. Ayan, 0.69 times 100, 70% po yung power factor nito. Ayan, ganyan lang po ang pagkuha ng power factor ng isang single end diagram. Hindi na po naman nila pinapakita ng mga designer. Pinagkikita po sa inyo laboratory para malaman din po ninyo mga elektrisyan o teknisyan. Pero ayun, ayun, pinakikita nyo, pakita ko po ulit. Ayan, 2 core na 16mm yung wire. Ayan, ay ang gulo. Okay, ayan o, 2 core. Ayan, 2 core siya. Ibig sabihin, pag drenawing pa yung 2 core na yan, ganyan mangyayari. Ito yung ano, may dalawang kable sa loob. Ayan, 2 core. Ito po yung 2 core. Ayan, ayan, ayan po yung 2 core, diba yan? Pag sinabing 2 core, mayroong dalawang kable sa loob. Kung nakita nyo, good guys, maraming salamat po guys. Maingay na dito guys. Sana po may natutuwang kahit paano. Bye bye, good luck po.